panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosenda So, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Dr. Cora Occidental ng PVMA, siya po ang presidente ng Philippine Veterinary Medical Association, at ang ating guest co-host, si Dr. Lina Policarpio. Yan. Si Dr. Lina ay veterinaryo. Tama, Doc? Yes po. Tama po. At kasama rin po ako sa PVMA ni Dr. Cora. Ako po ngayon ang treasurer. Yan. Kaya pala puro costing yan. Tinatanong ni Dr. Lina. Yung mga tanong ko natin sa cost. Gandang umaga sa lahat. Good morning! Good morning! Good morning, everyone. Tigo kayo. Kamusta? Good morning, good afternoon, good evening. Lahat kasi ng oras good na papanood day. Po tayo. Good day. Good day. Yan. Good day so, to all. So, kamusta po ang inyong mga araw? So far, ano? Busy, okay naman. Back to work. Back to work after the holiday season. Taklina. Ako. Announce ko, no? Kare-retire ko lang from the corporate world. At, that's right. Nakakatulog na ako ng mahaba. Ganun pala yun. Nanibago ka ba, Dok Lina? Hindi na siya. Well, nanibago ako kasi... Pwede siyang bumalik sa pagpa-farming. Oo, pwede. God. Actually, nanibago ako kasi dati iniisip ko na agad meetings na this time of the year. Eh. Puro kick-off meetings na iba-ibang banta. Ngayon, wala akong iniintindi. Yeah, mag-start ka na magtanim. Pwede po, pwede ka. Although, yun nga, sinabi actually, ko po. Actually, bago ngayon, naging corporate, galing siya sa farming na eh. Oo. Okay. Full circle. Pero, meron akong pinasok na ibang negosyo ngayon, kami ng aking anak. Siguro sa ibang araw ko na i-share kung ano yung detalye nun. Pero, hindi siguro... Gagawin natin din siyang guest. Yes! Looking forward ako dyan, Dok Lina. Yes, yes. Maganda yan so, ngayon, yung magpasok sa agri. Yung nabanggit ka tungkol sa ano, presyo ng gulay? No, yeah, pre, ang dramatic ngayon, presyo ng... ang yes, dati nang mataas yung presyo ng gulay, pero yung presyo ng baboy, kung kaya lagi nating nakikita ngayon si Casendo sa TV at saka naririnig sa radio, siya yung tinatanong ng mga media kung bakit sobrang taas ng presyo ng baboy. Ang problema kasi natin eh Doc Lina, Doc Cora at Amy no. Yung population ng total population ng baboy natin. Talagang bumaba no. Umabot na ng 40% ng total eh. Dito sa Luzon mga 70% nang nawala eh. So talagang malaki. Ang pinapasok lang natin yung dati is 20% no. Dati inaalaga natin umabot tayo ng 80% to 90% ang pinoproduce natin. Ang pinapasok mga 10 to 20 no. Pero dahil nawala yung additional 40%, hindi naman natin kayang ipasok yung 60%. 'Yun ang malaking problema. Kaya ang sinasabi ko hindi na nila ano, wag na nilang intindihin kung tumaas yung presyo ng baboy dahil talagang ano, may kulang talaga. May kaya sinasabi natin yung alternative protein tayo kumuha no. Dahil nawala yung malaking portion ng ano, hog industry. Kaya ako makulit eh, yung borders na control no. Tayo Dr. Cora, Dr. Lina, talagang ano tayo eh doon sa mga
mga probinsya, mga municipality, talagang binabantayan natin yung ano eh, yung live weight na gumagalaw, no? Pero kita mo hindi natin nahinto dahil yung frozen meat na movement hindi natin kino-control. Yun ang malaking problema natin. And meaning to say the other day nagsalita yung ano, yung Bisaya area. Baka hindi na sila makasupply ng Luzon. No? Para sa kanila na lang yung sa kanila na lang. And sinabi ang projection ko by May yung Bisaya Mindanao hindi na maka-ship sa Luzon eh. So, yun ang malaking, mas malaking problema natin. Oo. Pero baka magparang Saudi tayo niyan, puro baka na lang kakainin natin dito. Baka to para dito. Wala na naman ako. Oo, ganun na. Wala na daw ako. Pero pati ang manok, tumataas pa rin ang presyo ngayon ng manok. Opo. Yes. Yan, mga alternative source ng protein. Yes. So ano naman eh. Kaya sabi ko, huwag na ninyong pasinin palagi yung baboy na bait mataas ang presyo. Kasi bumili ng maraming gulay. Parang ano yan, change diet tayo, Dokora. Galing sa meat, eh mag-ano tayo sa veggies. Unstable. Ayan. Pero Dokora, Amy and Lina, yung baboy maski mataas, eh, binibili pa rin ng tao. Totoo. Yes. Kasama na kasi po yun sa internet. Parang hindi kompleto ang buhay natin pag wala yung baboy. Sanay tayong kumain na puro baboy talaga. Maraming luto kasi ang baboy. Baboy. Edo kasi baka mamiss natin lalo yung baboy pagka ganyan yung topic natin. Palitan na lang natin. Sisig. Lalo ko namimiss yung baboy. Pero ito po, may sasabihin po ako sa inyo dahil ngayong araw, meron po tayong makakasama na i-introduce naman sa atin itong isa pang alternative na habang wala yung baboy, eh sabi ko nga, palit muna tayo ng diet, let's go veggie, ba? Diba? So ito eh, mga pananim, and ito ay kasama sa ano, urban farming. Ito yung isang makabagong teknolohiya para sa atin, para makapag-produce po ng isda at gulay at the same time. Same time po ah. So mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin ang aquaponics. Dito po yan sa Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po tayo sa Mag-agree na tayo. Ayan, Doc Cora, meron tayong makakasama ngayong araw? Yes, Amy, thankful tayo kasi muli pinagbigyan tayo ng ating isang magaling na Filipino agricultural engineer sa kanyang sa ating third episode ngayong araw na ito. Si muli, makakasama natin si Dr. Chito F. Sase. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Doc Chito. Para sa ating ikatlong episode na aquaponics. Kung maaalala po ninyo ang ating nakaraang dalawang episode with Dr. Chito F. Sase, nag-discuss po tayo ng greenhouse farming and hydroponics. So sa episode na ito, tayo po ay magkakaroon ng talakayan sa kanyang expertise regarding aquaponics. Doklina? Ayan, magandang umaga din po sa lahat ng ating makikinig sa programang ito. And maraming salamat sa pag-imbita ulit sa akin sa pagkakataong ito at makilala natin ng lubusan si Dr. Chito Sase. Siguro po umpisahan na natin, Dr. Chito. Kasi last week, yung last episode, pinag-usapan natin ng hydroponics. Ngayon naman po ay aquaponics. Baka po maganda na ipaliwanag po muna natin. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Una, paliliwanag ko po na sila po ay magkapareho in the sense that they are soilless farming system. Pero ang pagkakaiba po nila ay yung ang hydroponics po, gumagamit po siya ng inorganic compounds, mga fertilizers, na siya ang nagiging source ng plant nutrition. Sa aquaponics naman po, bali, hindi tayo gagamit ng fertilizer, but fish to produce the fertilizer for plant nutrition. So dito po sa aquaponics, meron po tayong hydroponics at saka aquaculture. So pinagsama natin, naging aquaponics. So meaning, meron tayong isda, meron din tayong vegetables.
That's interesting, Dr. Chito. Pero hindi naman po kinakain ng mga isda yung ugat ng ano, ng mga halaman natin dahil pinagsasabi. Meron pong tangke ang isda hiwalay sa taniman natin. So merong isang system para sa hydroponics at may isang tangke para sa isda. Follow-up question, Dr. Chito. Saan naman po nag-umpisa ang pamamaraan ng aquaponics? Okay po. Ang marami mang istorya ng hydroponics at aquaponics. In fact, may sinasabi sila nag-umpisa raw yan sa China, sa Babylon, yung Hanging Garden. Meron din pong nagki-claim na galing din daw po yan sa nag-umpisa raw sa Nile River nung panahon ng mga parao. So, ang isa po sa pinakamagandang istorya para sa akin ay yung istorya na nangyari sa buhay ng mga Aztecs. At ang Aztecs po ay namumuhay, sila po ay maliit na tribo sa North America, particularly ang pagkakaalam ko po sa part ng California. So doon po bali, sila ay pinagmamalupitan ng mga katabi nilang mga tribo. And so they traveled south just to be in peace. So in search of peace, sila po ay nakarating sa Lake Tenochtitlan, which is the present-day Mexico City. Mm-hmm. Dati po noon, ang Mexico City ay hindi ganun na kwan, na lupa. Kundi, so that was thousands of years ago. So until they developed the area, and hanggang sa nakapag-build sila ng magnificent city and magnificent empire, they call the Aztec Empire. Dok Chito, yung itong ano no, itong didiscuss natin is yung nasa ano ito no, nasa parang tube na ito na 4 inches na pipe ganun. Tapos doon nilalagay yung plant ganun ba? Marami pong system, sir. Yung pong sinasabi niyo ay yun lang po yung tube culture. Ngayon, marami pong mga system katulad po ng kuan ng deep flow technique, may rough culture. So yung mga nakalutang, in fact sa ang yung mga Aztec po ang ginamit nila ay rough culture, gumawa sila ng mga balsa. At inilagay nila, pinalutang nila yun doon sa marshland ng Lake Tenochtitlan, the present day Mexico City. So marami pong system, sir, na pwedeng gawin. Meron pa rin yung sinasabi sila na aeroponics, kung saan nakabitin ang ugat ng halaman. So para lang yun ay makapag-grow. So, pero dito sa atin, ang gamit natin is yung may filler pa dun sa ugat or wala na, water na lang? Iba-iba po, sir. Dito po sa amin, sa CLSU, yun po ang ginagamit namin na naglalagay kami sa plastic cups ng mga media, organic media, sa rice hull, cocopeat, ganun. Sinasamahan din po namin ng inorganic media katulad ng fine sand, ng pumice, ganun po. So, sa ibang lugar naman po, may mga binibili silang mga inorganic na katulad po ng expanded clay, ng perlite, vermiculite. So, yun po, sa halip naman na ako'y bumili, hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga po ay yung nutrient solution, yung quality. So, kahit na anong gamitin kong media, ay pwede naman. Ganun po ang sa hydroponics. Yung pong system ng hydroponics, pwede nating gawing aquaponics. Maglalagay lang tayo ng isang lugar para sa isda. Yun po yung one fish tank na sinasabi natin. So, yung fish is hiwalay ito, no? Hiwalay po. Ang tank ito, and yung waste niya, yun ang dadalhin dun sa no, dun sa plant. Yes, sir. Magkahiwalay po, sir, sila. Actually po, sir, yung kwan, pag pinagsama mo yun, lalo na ang tilapia, kakainin po ang kwan, ang ugat ng mga halaman. Kasi ang tilapia kasi ay, kwan din siya herbivore. So, gusto rin niyang kumain po ng mga kwan, ng mga katulad niyang mga kangkong. So, yan, kinakain po nila yan. Ay lalong-lalo na gusto nilang kainin ang kwan, ang lettuce, kasi mas masarap kaysa sa kangkong. Kaya lang, dapat po i-separate natin yung lugar ng tilapia sa ating mga vegetables. Bali, Dr. Chito, ang nangyayari lang, connected lang yung water. Yes po, ma'am.
meron po tayong system, let's say pipe system, para yung tubig doon sa fish tank ay mapagalaw natin at dadaanan lahat ang ugat ng mga halaman doon sa system. So kaya po ma'am, magkahiwalay sila, but in essence iisa silang system. Opo. Anong mga isda po ang pwedeng gamitin sa aquaponics? Nabanggit niyo na yung tilapia. Ano pa po ang pwedeng? Lahat po ng freshwater fish. Katulad po ng cream dory. Wow, yung pangasius. O pwede rin po ang ang hito. Basta mga freshwater. Because our plants are freshwater plants. Ngayon, kung gagamit naman po tayo ng marine species, seaweed ang ating pwedeng itanim. May mga pag-aaral po ng aquaponics na gumagamit po ng marine species. So marine species po ang ating gagamitin. At ang part doon ng ang tanim natin doon, probably mga seaweeds. Ayun. So Doc Chito, when we see aquaponics, pareho pong beneficial or pareho pong nag-aim na makaharvest ng plants and fishes, di po ba? So yes po. Ano po ang, yes, ma'am, kapag nag-aquaponics, ano po ang maia-advise ninyo na i-prioritize? Ano po ang magiging mas beneficial? Actually, mangkuan kasi sila, mutually beneficial yung system sa kanila. Ngayon, katulad po ng halimbawa, lettuce ang ating itatanim, ang ating fish ay tilapia. Ang lettuce ay haharvestin natin ng mga 30 days, more or less. Every 30 days, dapat haharvest tayo. So ang tilapia naman ay habang lumalaki, it would take 4 months to 5 months or even 6 months, depende sa gusto mong laki. So kung maganda po yung system, makakaani ka ng 4 o 5 o 6 na beses ng ating vegetables, samantalang ang isa lang ng tilapia. Ngayon in other cases, katulad po yung ginagawa namin, yung aking study na nagkaroon ako ng polyculture na sinamahan ko pa po siya ng freshwater prawn. So isasabay po natin yung freshwater prawn doon sa harvest probably ng tilapia. Now in harvesting, hindi po natin pwedeng sabayin ang harvest ng vegetable, lettuce, yes, vegetable, oo, at saka fish, ng fish, kasi in any way maaapektuhan ang parehong yes, kasi po remember na yung pong ating vegetables ang nag-filter ng tubig. Kasi nga yung benefits nila. Po. At the same time, yun namang isda ang nagpo-produce ng fertilizer. So halimbawa, hinarvest natin lahat yung isda ng sabay. Then we will start another set na maliliit. Samantalang malaki naman yung ating vegetables, hindi niya kayang supplyan yung requirement ng vegetables. Doc Chito, mas mahirap palang pasukin ang aquaponics. Dapat expert na muna ang farmer sa hydroponics bago makapanimula ng aquaponics. Mas maganda ma'am na ganon. Kaya lang po ma'am, yung iba nagta-try ng ganon, they start small. They start small. Kung gusto mo talaga aquaponics, huwag kang mag-venture ng malaki. Kasi sa maliit na lang muna. Ako po nag-start lang ako ng isang drum. Napakaliit. Yan. Oh. Yan po ang susunod po naming sanang nais na marinig sa inyo kung paano po ang pamamaraan sa pagtatayo ng aquaponic garden / farm. Opo. At Doc Chito, yung 'di ba yung water from yung fish pond na sinasabi natin pupunta doon sa gulay, no? So ito, pwedeng hindi na kailangan i-filter yan dahil kailangan natin yung waste ng isda para maging ma-fertilize yung tanim. Pero pagka papunta na doon sa ulit sa fish pond, yung tubig ng galing doon sa gulay, kailangan ba natin i-filter ito para malinis yung pababa? Yes po, sir. Remember po na ang ating
isda ay nagki-create ng maraming dumi. So doon sa kanyang tangke, sa fish tank, dapat alisin natin yung dumi. Pag po hindi natin inalis yun, eh para din tayo, titira pa tayo sa maraming dumi sa paligid natin. So ayaw nila yun. And in the sense, opo, kailangan po ma'am na yung system mismo ay marunong maglinis. Yung aming design ngayon, the one I sent you, is napakaganda po ng filtration system noon. At bago bumalik yung dumi, yung tubig doon sa isda, sinisiguro po namin na malinis na malinis, wala yung kasamang dumi na akala mo iikot lang yung dumi doon sa ating system. We totally remove the fish waste. Kaya po malinis na malinis yung tubig na babalik doon sa isda. At yun po ang susi sa isang successful aquaponic system. Yung waste removal. So paano po natin magagawa yon? We have to have a biofiltration tank that would filter all the waste. At the same time, there are many colonies of bacteria. Now, hindi ko po nababanggit kanina yung bacteria. Actually, the bacteria are the unsung heroes in aquaponics. Sila po yung susi ng ating aquaponics. Yes po, hindi lang natin nakikita yan because they are microscopic. Naroon lang po sila sa tubig at sa mga paligid na dinadaanan ng tubig. Katulad sa fish tank, yung gilid nun. Yung lahat po ng dinadaluyan ng tubig, naroon magiging, po nakatira. Kumbaga magiging pataba pa po yung mga bacteria na mag-grow. Sila po ma'am ang nag-convert nung ammonia nitrogen into nitrate. Yung pong kwan, ang aquaponics po operates in the principle of nitrogen cycle. Yung pong nitrogen cycle start in aquaponics, it starts with the production of ammonia nitrogen by fish. Then a group of bacteria called Nitrosomonas will convert it into nitrite. And another group will eat the nitrite, convert it into nitrate. And nitrate is available now for fish. Now, the other sources of fertilizers ay yung pong nakukuha na natin sa pagkain nila. Kasi yung po may mga component din naman na ibang elements doon. So, at saka po sa tubig. So, remember po na yung halaman ay umiinom. Kaya from time to time, i-fill natin yung ating tangke ng tubig. From tank ng fish, yung mga waste pupunta pa sa ipapump up mo dun sa isang another tank para maging yung nitrogen magiging nitrate, no? So yung maglalagay ka ng isang another tank before going to the plant, gano? Ganito po sir yung aming system from the biofiltration tank wherein we have the pump. We pump the water to the fish tank. And from the fish tank by kusa pong tutulo yung tubig by gravity flow, kusa pong aagos yung tubig papunta sa taniman natin. This time, ang taniman po namin ay in the principle of NFT or nutrient film technique. So doon po sa mga tubo, katulad sa sinasabi nyo kanina, 2 inches pipe or 3 inches pipe, mula doon sa fish tank yung tubig po ay aagos doon sa mga tubo na yon. And yung mga tubo na ginagawa po namin, como verticalize po kami, is stuck in layers. In fact, there are 6 layers. So from the top, mula sa fish tank, from the top, aagos yung ating culture water na puro dumi ng isda. At aagos po yon, it would cascade down to the 6th layer of the tube and go back doon sa pinakamababa on the way to biofiltration tank. So doon po sa biofiltration tank, hinaharang na po namin doon yung mga dumi na nanggaling sa isda. And another section of that biofiltration tank, nandun po nakalagay yung aming pump. Kung saan,
isang pump lang po ang ginagamit namin, sir. Ang principle po na ginagamit ko ay one pump rule. Yun po kasi ang thumb, rule of thumb sa kuan sa aquaponics. If you use more than one, most probably there will come a time that your system will fail. Kasi posible pong masira yung isang motor na gumagana nang gumagana yung motor, eh madidrain yung ating system. Kaya po gagawan mo ng paraan para isang pump lang ang gagana in such a way na yung tubig ay kaya niyang paagusin by gravity flow doon sa buong system. Yun po yung aming principle na ginagamit doon sa aming kwan, sa aming system ngayon. I hope you can share the video that I show you, that I sent you. Dok Chito, yung ano, yung filtration natin, no? So, ang kailangan mo is sand, tapos bato, tsaka ano, charcoal. Ganun ba yung ano, system na ginagawa natin? Sa amin po, hindi na namin nilagay nun. Ang ginamit lang po namin ay pumice. Pwede rin pong river sand. Pero doon po sa aming system, ginamit po namin ay pumice. Kasi yung pumice kasi ay nagko-contain ng maraming oxygen. Kasi very porous siya. Pumice is in the form of lahar. Yung sir lahar, pagka po binistay mo, eh may masi-separate kang parang mga gravel doon na sinlalaki ng ating kuko. Yung iba, sinlalaki ng kamao natin. Pero ang ginagamit lang po namin ay sinlaki ng ating kuko, mga fingernails natin. So yun po, sineseparate namin. At yun ang ginagamit namin sa biofiltration tank. So nabanggit nyo yung mga different parts ng aquaponics. Mm-hmm. Tapos sabi nyo kanina, ang pinakamaliit nyong ginagamit, isang drum, pwede. Pwede pong magbigay kayo ng indication in terms of the costing nito. For somebody na mag-uumpisa sa aquaponics. Doon po sa aking unang system, when I was about to go to my postdoc in Arizona, nag-try po akong gumawa doon sa bahay namin. Kasi sabi ko, kailangan kong matutunan muna bago ako pumunta doon. I have to have a hands-on. So nag-build po ako kung ano-ano mga basura naroon sa bahay namin. Tuwan-tuwa yung aking misis kasi mga basura nga ginamit ko pa. Meron akong drum doon. Yung blue tank po ba na nilalagyan natin ng tubig? Opo. So meron po akong table doon na maliit. So konting welding lang. Yung mga pipes ko doon na nagkalat na sobra ko noong ako'y nag-repair ng bahay. Pinagduktong-duktong ko yun. At gumawa po ako ng system na yung drum ay nasa taas. So, doon po nilalagay yung ating isda. So, yung pong may motor po akong maliit doon, in the size of one po lang, ma'am. Yung sa aquarium pump lang natin. Aquarium pump lang na itataas lang po yung tubig siguro ng mga 1.5 meter. Mula doon, aagos na siya sa mga PVC na pinagduktong-duktong ko, paikot doon sa table. Mm-hmm. Until such time na doon, ma'am, nakatanim yung kwan, mga lettuce ko, tsaka mga petsay, dahong kamote, kangkong. So doon lahat. Kaya kung gusto mong mag-ulam, huhuli ka lang ng tilapia, naroon na po lahat. Kung gusto mo naman mag-prito, naroon na rin yung tilapia at saka yung lettuce mo. Naisip ko nga ngayon, bagay na bagay sa panahong ito yung aquaponics. Kasi ang mahal ng baboy, ang mahal ng manok, kailangan natin, di ba, ng source of protein, which is healthy, yung isda and gulay. So, di ba? Sana ang maganda, ma'am, noon, you grow your own food. That's true. And you are sure that it is safe. Mm-mm. That it is clean. Yun po ang pinakakuan, ma'am, yun ang pinaka-essence nito. Opo. If you have this kind of production system in your backyard, sigurado ka, may access ka to your own food. Kumbaga, ang ginawa nyo po ay in-empower nyo yung inyong household to have a clean, safe, and available, readily available food sa inyong bahay. So food safety and food security ang advantage. Yes po. Dr. Chito, sa isang maliit na na lugar, pwede pa bang maggawa ng ganyan? Kasi nga pinag-usapan natin ang food safety and food security. Kung nasa Maynila ka, nasa isang apartment ka, kaya mo pa bang magawa ng ganyang system? Yes po, ma'am. Actually, meron kaming system na 0.8 square meter. Meron naman kaming 1 square meter. Naku, sana ma-campaign natin grow, yan sa mga millennials eh. Opo. That can grow about 400 plants for hydroponics. Wow. And about 200 plants in aquaponics with about 35 to 50 tilapia
and about 50 prawn and about 1 kilo of shellfish. Wow, sa ganun lang po kalaki. Yes po. Yes. So yung speaking of puhunan, Dr. Lina, eh wala nang plank sipag lang ano at maliit na area. At saka yung recycling lang ng mga materials available okay sa paligid. Pero magkano po ang aabutin no nung 1 square meter na system na ganun? Pag ma'am ako eh kwan nagbibenta eh depende ma'am doon sa sasakyan niyo pag nakita ko naka Fortuner kayo. Ano kung na-rent lang? Ma'am, actually po, yung aming 1 square meter, complete set yon including the first crop, is only 50,000. Oh, 50,000 kasi po meron na po siyang greenhouse. Yung 1 square meter, kinulong namin sa greenhouse. And kailan po ang unang harvest niya? So after 30 days? About 30 days, another 30 days, another 30 days, another 30 days, then you will harvest your fish. So yun na yung ROI mo, more mga ROI mo. Ano? Back period ma'am, sa aming experience dito sa CLSU, ay mga kwan po, less than 2 years. Less than 2 years. So depende yun sa inyo, ay kung sa inyo mas mahal ang gulay, so bababa ang inyong... Dok Lina, Kasendo, isa ring paraan sa pagtulong siguro, ay mag-finance tayo sa mga, mag-scout tayo ng mga masisipag at may mga potential na kapitbahay at millennial. I-finance 2 years, 50,000. Ati sa tubo. Lalo at, ngayon, no, nasa work from home pa rin eh. We have all the time to attend. Yes, oo. Tapos na-unwind pa sila. Yeah. May follow-up question po ako doon, Dok Chito. Yes po, ma'am. So, gaano po, yung comparison po, gaano po kabilis lumaki ang mga halaman at saka isda sa aquaponic kumpara sa traditional na ano nila, sa lupa at saka sa fish pond? Depende, ma'am, sa management natin. Pero the fact na madaling alagaan itong aquaponics, kasi nandun lang kulong sa... Baka mas mabilis pa. Ngayon, depende nga sa management natin yan. Kung ikaw ay alam mo talaga kung paano pagalabin. Because there are some factors, parameters to consider and maintain para magkaroon ka ng magandang system. So, kailangan po na yun ay isang caretaker na nakatuto. Mm-hmm. Opo, hindi naman aabutin ng one day siyang magtatrabaho ron. Pag naitanim yun, opo, sisilip-silipin niya lang kung gumagana ba yung pump, yung bang mga halaman ay nadidiligan lahat, yung bang yung system ay ayos ang lagay, yung greenhouse ba ay nami-maintain, ganun lang po mamangkwan. So kasama po sa training ninyo, pag bumili sa inyo ng system, pag bumili ng system, kasama ang training. Yes, ma'am. That's why we include the first crop. Mm-hmm. We include the first crop kasi that's the way we can teach the owner. So, from there, ibibigay namin sa kanya yung kung ano yung system. Hindi lang ba, ma'am, yung, ito ang tricycle, ito ang kotse, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo ganun. So, we have the first crop para matutunan niya. We don't expect that the first crop will be perfect. Kasi gusto kong maranasan ng may-ari kung ano yung saan mga papalipan. Opo, po ma'am. Take note, ma'am, lagi ko pong sinasabi that we have this experience that we are sharing you now based dun sa aming mga palpak ng previous. And we are now sharing this kasi ayaw na namin, karamihan sa atin ay bumalik dun sa aming mga pagkakamali. That's why we are sharing this. Pero kailangan po ba na meron kang agriculture background o sa aquaculture para ma-enjoy mo to? O kahit zero knowledge, madaling matutunan po? Yes po, ma'am. It doesn't need to have a postdoc like me or an agricultural engineer like me. Yung iba, ma'am, na ganito, mga nurses, may pharmacists akong kakilala. Yung iba, karamihan dito, mga teachers, plain housewife. It's just a matter of having a passion to grow your own food. Kung interested, ma'am, kayo, kahit ano, pwede niyong gawin. Totoo po yan. Maniniwala ako dyan. Ayan, ma'am. Ayan yung aming system. Ito yung 1, 2, 3, 5 layers. So, yun po nakikita niyo sa taas na puti, that is mushroom.
Yung po nakikita niyo yung pipe na yan po yung sinasabi ng naming growing tube. Wherein interconnected po ma'am sila, yung tutulo doon sa taas, aagos po pababa along the pipe para madiligan ang lahat ng mga halaman, and it will go back to the lowest layer, pabalik po doon sa biofiltration tank. The biofiltration tank, ayun po yung naroon sa kwan, ito po yung nasa likod na yon. Nasa likod ng greenhouse, ma'am, yan. Kung saan, nandyan, ma'am, yung aming kwan. Oh, ito po yung greenhouse namin. We call the greenhouse Gothic-type greenhouse. Ito fine po ang fish tank. Ma'am, nakikita nyo, gumagana yung kwan, no? Ibig sabihin, gumagana yung motor. Yung tubig ay nanggagaling, ma'am, dito sa pipe na to. Ito yung blue tank na to. Ay, itong blue pipe na to. So, dun sa pababa na yan, nasa likod nitong tanki na to, at nasa likod nitong greenhouse, nandun po yung aming biofiltration tank. So, yung tubig dyan, galing sa motor, one pump rule po tayo, iisa lang po ang aming pump, iikot po yan dito. Now, ano po yung pipe na nakakuha, nakalabas? Ang kuan po siya, Venturi. So, kumbaga, humihigo po yan ng hangin para i-mix doon sa tubig na umaagos. Ito po yung biofiltration tank. Nakita natin kanina na meron tayong growing tubes doon sa loob, and the water will cascade down at lahat po ng tubig na yon, ito yung sa butas na yon, ma'am. I hope na you can see the arrow. Doc, yes po. Ano po pag nagka-brown out, mga ilang oras po sila safe? Yan po, ma'am, ang maganda. Stop ang pump. Opo, malaki mang problema namin yung kwan, yung brown out. That's why we always tell those people who will engage, especially in commercial or semi-commercial, like this one, eh, dapat mong magkaroon ng solar. And, or generator. Or generator. Para matugunan yung, kung magtatagal po kasi yung brownout, malalantay yung halaman natin. So, ang kailangan po ay, yan po kasi may kwan yan, may controller. That every 15 minutes, on yung pump, and after 15 minutes, off yung pump, nakahinto siya ng 15 minutes. And after another 15 minutes, gagana na naman for 15 minutes. So in 1 hour, there are two works of the pump, ons of the park, of the pump. 15 minutes on, 15 minutes off, then another 15 minutes on, another 15 minutes off. So kung sakali po na yun ay kulang at nalalantay yung ating halaman, pwede nating bawasan yung 15 minutes, pwede nating gawing 10 minutes. Mabilis, madagdagan ang operation ng pump. So ganun po ang ating gagawin. Dr. Chito, sa ano kasi, sa mga aquarium, di ba, ang recommendation, you clean it every 6 months yata to allow the beneficial bacteria to still grow and be functional. Dito po ba, how often do you clean the biofiltration tanks? Doon po, ma'am, sa biofiltration tank, siguro ang mas maganda natin gawin pag nag-umani tayo ng kwan, linisin din. Pero as much as possible, lilisin natin as frequently as possible. Kasi para doon po mas maganda, oo, ang laki. So, nakita natin na marami ng dumi. Madali naman linisin yun. Meron lang kalang na kwan, yung fish net. Guguluhin mo lang yung tubig, then marami pong lalabas doon. May fish net ka lang, makukuha mo po yung tubig. And doon po, ma'am, sa kwan, sa biofiltration tank, that's why naglalagay kami doon ng shellfish. Kasi ang papel ng shellfish at saka nung prawn, nandun din yung prawn. Kwan kasi sila eh, mga scavenger. Mm-hmm. So sila ang tagalinis. Pagkakain ng dumi. Kaya pag, lagi ko pong sinasabi, pagkakain kayo ng hipon, aalisin nyo yung dumi doon sa ulo. Hindi naman totally yung ulo, kundi may dumi lang po, ma'am, doon eh. Pag tinaas nyo yung talukap ng ulo, may makikita kayong itim doon. So yun yung kanyang stomach. Pero kadalasan ay sinisipsip nyo pa yun eh. Kaya medyo... Yan yung kaya masarap eh. Kaya pagka nakikita ko na gano'n ako tuloy ang nakakatawa. Ako pala ako na. Kaya pala ako na-allergic. Dok Chito, sa ano eh? Sa kambing na eh, yung pinapaitan, yung... Dito po, sir. Kanyang delikasi dito yung sa amin. San Mepe, siya.
Talaga namang amoy na amoy na fresh lips. Yung pampa amoy ng sabaw. Pampapait. Ayan, nagkakatuwaan tayo dito. Pero Doc, may tanong ako, ano ba ang advantages and disadvantages nitong aquaponics sa ating environment, sa ating economy? Pwede niyo bang i-share sa amin sa pagbabalik po yan ng mag-agree na tayo? Mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Doc Chito, meron bang advantages saka disadvantages dito sa tinatawag nating aquaponics? Compared po sa open field, napakalaki po ng advantage. Kasi unang-una, hawak natin sa ating kamay ang paraan para kung paano natin i-grow ang ating vegetable and ating fish. So, both in soilless culture, kung po siya ay confined, you have a total control of everything you want to do, you want to grow. So, kumpara po sa open field, na everything there is, naroon po lahat ang elements. Wind, insect, flood, typhoon, lahat po eh. Here in our system, we have a greenhouse that would protect our crops against the elements. Yung insect po, although may nakakapasok na maliliit na insekto na hindi natin makontrol, aphids, yan po eh, yan yung mga kalaban namin. Na kahit naman sa buong mundo, yan ang kalaban. So, ang advantage po noon, we have a total control. And ang kagandahan po noon, we can grow safer, more, healthier, fresher vegetables and fish. So, kung ganito po ang ating paraan, we can sell our crops at a higher price. They have to pay a higher price because we produce it sa ibang paraan. And I think the public should know that. Ang pagkakaiba nun, rather than you buy from the market na hindi mo alam kung paano greeno, eh, hindi mo alam kung anong sakit ang makukuha mo ron. As we eat much more vegetables, eh, baka lalong magkasakit tayo. Kumain ng gulay para humaba ang buhay, baka po hindi mangyari yon. But kumain ng gulay galing sa hydroponics, sa aquaponics, siguradong hahaba ang buhay. Doc Chito, meron po ba tayong meron po bang programa ang ating pamahalaan para mapalawig ang aquaponics system sa Pilipinas? Marami pong naging programa at ngayon napakaraming programa lalo. Noong pong panahon, mga siguro year 2013, nag-umpisa po kami mag-develop ng soilless agriculture dito, including greenhouse farming dito sa CLSU. At simula po noon ay nag-promote all over the Philippines and most of the time in other parts of the world. So may mga nag-request po na yung grupo ng taga-Thailand, grupo ng taga-nito, magpa-webinar. So nakakatuwa po. So yan po ang mga programa nila. Dahilan po sa promotion na binigay na funding ng DOST, ng Department of Agriculture, at saka po ng CHED, nagkaroon po ng malawak na pangunawa ng awareness ang mga Pilipino regarding the ways we should produce our food. At ito po ang mga programa nila. Sa kasalukuyan po, ang ating pong Department Secretary, Dr. William Dart, ay meron pong programa ngayon na plant. At yun po, nakatuon po namin yung project namin na binabanggit sa inyo. I hope we can expedite the establishment. And we want everyone, not only in Metro Manila, people in Metro Manila, to go on urban farming. And even in yung pong mga nasa countryside, pwede nilang gayahin ito. Kasi hindi lang naman sa urban tayo pwedeng mag-produce ito eh. Kahit basta po kailangan nating actually maliliit na system, eh pwede po natin gawin sa ating bahay. Napakaganda po ng programa ng gobyerno ngayon. At yun po ang isang pinupuri ko na ngayon na nabibigyan na ng kumbaga. During the time of the pandemics like this, nagkaroon po ng magandang
appeal sa tao ang aming ginagawa na soilless agriculture. Yes. Ano naman po ang pagtanggap ng market? Open naman po ang ating mga customer sa produce from aquaponics. Marami na po, ma'am, ang may naghahanap ngayon ng ganong produce. Pero originally, lalo dito lang sa CLSU, nung kami unang nagpo-produce dito 2013, mm-hmm. ay pinamimigay ko muna. Dok, ano yan? Yung cherry tomato pala yun, hindi nila alam. So, magkano po yung 250 ayaw nila? So, pinamimigay ko po muna. Until they have tasted. Mm-hmm. Umaani ako ng water, ng honey jumelo noon. Wow. Ang mahal-mahal daw. Pero natikman nila, kahit mahal, binibili nila. So, nagkakaroon po ng awareness ng beauty ng produce ng soilless agriculture. At dahilan po rito sa programa ng ating ninyo at programa ng gobyerno, nagkakaroon po ng kaalaman. Dati-rati, sinasabi nila, doon sa iyong ginagawa ko ay stupid technology. Pero now that we have this awareness and interest na kiniliti natin ang interest ng mga Pilipino, not only Filipino but in other parts of the world, ay nagkaroon po sila ng kaalaman at interest and willingness to invest. Mm-hmm. The stupid technology could yes. be answer to food security. And yes po. Right? Yeah. Yes po. Dok, yung sa ano, no? Yung sa nutrient, nahahabol ba ng waste ng isda doon sa nutrient na kakainin ng plant? Maganda po ang design, kaya pong habulin yun. Kaya po kasi yung iba ay nagfi-fail na kulang daw ang nutrients because the design is wrong. Yeah. There must be yung sinasabi po namin na component ratio. The component of the hydroponics, the plants, and the component of the aquaponics, the fish, of the aquaculture. So sa aquaponics po, yung aquaculture ay dapat i-equal mo doon sa requirement ng halaman. Yeah. So, but in other cases, lalo na po pagka mga commercial cases, they try to jumpstart the system by introducing some of the organic micronutrients. So nagkukuan po sila, nag-i-introduce sila agad. Na okay lang naman. It will not harm the crops and it will even upgrade the system. Doc, can I put nitrate yung readily available dun sa plant, no? Dadala naman sa filtration system 'yon. Hindi ba ito makaka-harm dun sa isda? Dapat po, Sir Aikwan, kaya nga dapat healthy yung ating system. Dapat po maraming bacteria. The more bacteria you have, dapat mas maganda ang production. Kaya nga kung yung iyong system ay produce ng yung iyong isda ay masipag mag-produce ng ammonia nitrogen, dapat healthy ang iyong bacterial colony. Ang ginagawa po nila diyan, naggagawa sila ng tirahan ng mga bakterya para hindi lang dun sa gilid ng system natin nakatira. Ang ginagawa po nila, naglalagay sila ng parabang condominium ng mga bakterya. Ang tawag po nila dun, bioballs. Sa Amerika, yun po ang ginagamit nila eh. Dito, pwede tayong gumamit ng anumang system na para gumawa tayo ng parabang condominium ng mga bakterya. Ganun po. Gusto ko nakikita si Kasi, doon sa kasi Doc Chito nag-uusap. Kasi pareho yan, engineer yan pareho, Doc Lina, Doc Cora. Kaya nagkakaintindihan nila doon sa system. Ako medyo paano lang nadidinig ko, okay. Pero yeah, yung mga tanong ni Kasi, they're very smack na swak. At lalo ko naiintindihan yung pinapaliwanag ni Doc Chito. Kaya gusto ko pag nagtatanong si Kasi, Doc. Okay. Yun pala yun. may mga realization na ako agad. Ayan. Pero Doc Chito, parang ang tama ka, no? Yung good system talaga. Kasi it's all about the system. Kung hindi maganda yung system mo, the aquaponics will not work. Mamamatay yung halaman, mamamatay yung isda. So it's the system. So kailangan talaga na pag-isipan. At based experience mo, talagang sabi mo, ang galing to sa lahat ng failures nyo. Kaya na-develop yes, itong magandang system na ito. And we are sharing now. Ayaw na namin yes. silang bumalik doon sa yung mga pinagdaanan namin. Mm-mm. So, ganun po kasi, dito kasi sa CLSU, nasa ability sa amin, go, share. Huwag na tayo magdamot. Hindi na uso ang madadamot ngayon. Parang gospel. Oo.
Hindi na po uso matadamot ngayon. Dapat ngayon eh, kung anong meron ka, share natin. Lalo na sa panahon ngayon, di ba no? Kailangan natin magtulungan. Look, everybody grows. Ang hirap-hirap na ng buhay. Makikita mo yung mga kapatid natin, mga kababayan natin na nagkalat na kahit anong paraan para lang sila kudita makikita mo. So sa maraming paraan para tayo mag-share. And this is one way of sharing our knowledge, what we have. Yes, yes. Pero naalala ko po dito, sabi nila, experience is the best teacher. The best teacher. Pero ano pa yung mas best doon is learning from the experience po nung iba. Para hindi mo napagdaanan yung failure nila, di ba? So, Doc Chito, maraming salamat po sa pag-asama ulit sa amin. Sana hindi ito yung huli, meron pa ulit. Ang dami po namin natutunan, ang dami yung na-impart sa amin. Regarding dito sa aquaponics, talagang yung dating naiisip namin, mas nadagdagan pa, mas lumawak pa. Maraming salamat po. Doc Lina, maraming salamat din kasi ikaw ang aming guest co-host. Salamat po. Maraming salamat din sa pag-imbitang muli at again, sana hindi ito yung huli. Opo. Mauulit ka, Doc. Opo. Available, ma'am. Yes. Thank you po, Kasendo and Doc Cora, sa ating mga manonood. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay kami pero magbabalik po kami sa mga susunod na araw. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.